Nagsimula ang pelikula sa isang lalaki na tila nagi ng zombie. Meron pa rin siyang isip at nakakaramdam ng kaunti tulad ng isang normal na tao. Ang pangalan ng zombie na ito ay R, at ang unang letra lamang ng kanyang pangalan ang naaalala niya. Hindi niya maalala ang kanyang pamilya, ang kanyang trabaho o kahit ang kanyang nakaraang buhay. Gayunpaman, meron pa rin siyang isang bagay na natatandaan, at ito ang mga sandali bago siya naging zombie. Naaalala pa niya ang ilan sa mga taong nakilala niya sa airport. Sa sandaling yun, ang lahat ng tao sa airport ay naging ng mga zombie, at meron ding mga zombie na nag-evolve sa masasamang zombie. Ang mga masasamang zombie na ito ay tinatawag bilang mga bonies. Sila ang mga zombie na ang puso ay nahulog na sa kadiliman dahil nawalan na sila ng pag-asa at emosyon. Ngunit ayaw ni R na matulad sa kanila dahil may nararamdaman pa rin siya at umaasang mabubuhay muli bilang isang normal na tao. Sa panahong isa siyang zombie, nakatira siya sa isang eroplano at ginugol ang karamihan sa kanyang oras na nakikinig sa musika. Sa airport, may kaibigan ding zombie si R na nagngangalang M at kaya nilang makipag-usap sa bawat isa kahit na ilang mga salita lang ang gamit nila. Isang araw, si R at ang iba pang mga zombie ay papunta sa lungsod upang maghanap ng pagkain na lumalabas na mga tao. Sa kabila ng katotohanang may kamalayan pa rin si R, meron pa rin siyang pagnanais na makakain ng karne ng tao. Bukod dito, meron ding separation wall na gumagana bilang barrier sa pagitan ng mundo ng mga tao at mga zombie. Doon, makikita ang isang grupo ng mga kabataan na nagngangalang Julie, Nora, Perry at iba pa. Magkasintahan sina Julie at Perry, at lahat sila ay inatasang mangolekta ng mga gamot sa isang ospital sa lungsod. Bago sila umalis sa border wall, binigyan sila ng direksyon at motibasyon ng isang lalaki, si Colonel Franco, ang ama ni Julie. Ayon sa Colonel, ang mga zombie na ito ay may itsura ng tao ngunit wala silang mga isip, hindi dumudugo, at walang damdamin. Ngunit kailangan nilang maging mas maingat sa mga zombie na may hugis bungo dahil ang mga zombie na ito ay mabilis at nakamamatay. Dala ang impormasyong ibinigay sa kanila, umalis na ang grupo patungo sa lungsod. Sa kabilang banda, ang mga zombie na naghahanap ng pagkain ay biglang nakalanghap ng mga tao at naglakad papunta sa hospital building. Sa loob ng ospital, si Julie at ang iba pa ay kumukuha ng mga gamot. Nagulat si Nora nang makarinig siya ng ingay sa labas at sinabihan ni Julie ang iba na kailangan na nilang umalis doon sa lalong madaling panahon. Gayunpaman, tumanggi si Perry dahil may misyon pa silang dapat tapusin. Hindi nagtagal, sumugod ang mga zombie sa pintuan at agad silang inatake. Habang naglalaban sila, na love at first sight si R nang makita niya ang figura ni Julie, na sobrang lupit habang pinapatay niya ang kanyang mga kaibigang zombie. Sa makatuwid, dumiretso siya sa kanya, ngunit pinigilan siya ni Perry. Sa huli, pinatay ni R si Perry at kaagad siyang kinagat. Lumalabas na si R ay naiiba sa ibang mga zombie dahil ang bawat utak ng tao na kanyang kinakain ay nagbibigay daan sa kanya na makita ang mga nakaraang alaala ng tao. Dahil dito, naramdaman niya kung gaano kaganda ang mabuhay bilang isang normal na tao. Bilang karagdagan, napansin ni R na ang taong pinatay niya ay may romantikong relasyon kay Julie. Pagkatapos ay itinago ni R ang ilang bahagi ng utak ni Perry sa kanyang bulsa. Kasunod nito, sinubukan niyang lapitan si Julie, ngunit mukhang takot na takot si Julie dahil sa tingin niya ay katapusan na ng kanyang buhay. Si R, na alam na pupuntiryahin ng ibang zombie si Julie, ay pinahiran siya ng dugo sa mukha mula sa utak ni Perry. Pagkatapos nito, isinama niya si Julie sa eroplano na kanyang tinitirhan. Walang ibang choice si Julie kundi sundin ang utos ni R para sa kanyang kaligtasan. Hindi ma-detect ng ibang mga zombie na isang tao si Julie dahil sa disguise na ginawa ni R. Dinala si Julie sa airport at itinago sa eroplanong tinirhan ng mabait na zombie. Nang mapansin ni R na umiiyak at natatakot si Julie, binigyan niya ito ng space para kumalma siya at hindi na matakot sa kanya. Dahil gusto niyang mas makilala pa si Julie, sinubukan niyang kainin muli ang utak ni Perry at binalikan ni R ang lahat ng mga alaala ng lalaki. Sa kanyang memorya, nakita ni R sina Perry at Julie na magkasamang naghahapunan. Sa isang punto, nang malapit na silang atakihin ng mga zombie, napilitan si Julie na barilin sa ulo ang ama ni Perry, na naging sanhi ng pagkamatay nito on the spot. Mula sa memorya ni Perry, naiintindihan na ngayon ni R kung bakit takot na takot sa kanya si Julie. Pagkatapos ay bumalik si R kay Julie at sinubukang maging close sa kanya sa pamamagitan ng paglagay sa kanya ng blanket. Nagpatugtog din siya ng music para hindi na siya umiyak at hindi na sa kanya matakot si Julie.
Nang tumingin si RK Julie, muling tumibok ang kanyang puso na matagal nang patay. Kinaumagahan, nang magising si Julie, ipinahayag niya ang kanyang pagkagutom at hiniling sa zombie na dalhan siya ng pagkain. Inutusan siya ni R na manatili sa loob ng eroplano, habang siya naman ay pupunta sa labas para maghanap ng pagkain. Pagkaalis ni R, sinamantala ni Julie ang sitwasyon para makatakas sa lugar. Ngunit sa kasamaang palad, nakita niya ang isang grupo ng mga zombie na gumagala sa labas ng eroplano. Habang nagtatago si Julie, lumitaw si R mula sa kung saan at muli siyang iniligtas mula sa mga zombie. Nang makabalik sila sa eroplano, binigyan si Julie ng pagkain at isang bote ng inumin. Nabighani si Julie sa kabaitan ng zombie at pagkatapos ay sinubukang tanungin ang kanyang pangalan. Dahil sa katotohanang letrang R lang ang kanyang kayang sabihin, nagpa siya si Julie na tawagin siya bilang R. Why not just call you R? Pagkatapos ay hiniling ni Julie kay R na palayain siya sa lugar na yun. Ngunit dahil may gusto si R kay Julie, gumawa siya ng iba't ibang mga dahilan para pigilan siya. Sinabi niya na hindi ligtas sa labas at kailangan niyang manatili ng ilang araw para makalimutan siya ng ibang mga zombie. Labis na namangha si Julie kay R dahil marunong siyang makipag-usap, hindi tulad ng ibang mga zombie. Sa ilang araw na yun, ginugol ng dalawa ang mga oras na magkasama. Habang natutulog si Julie, kinain ni R ang huling piraso ng utak ni Perry na kanyang itinago. Ngunit dahil bulok na ang kanyang utak, nakakita siya ng masamang pangyayari kung saan ililigtas na sana ni Perry si Julie, ngunit pinatay siya ni R. Dahil dito, iniluwa ni R ang utak, at nakonsensya siya sa pagpatay sa taong mahal ni Julie. Ngunit nang lumingon si R, nagulat siya nang makitang tumakas si Julie at napapalibutan ng kanyang mga kaibigang zombie. Nang tangkain ni M na kainin si Julie, biglang dumating si R at inatake siya. Ipinaliwanag ni Julie na ilang linggo na siyang nananatili doon at kailangan na niyang umuwi. Si M, na nakitang nakipagkaibigan si R sa isang tao, ay nagalit at inutusan si R na kainin siya. Eight! Ang kaguluhang ito ay nagudyok sa pagdating ng mga Bonnie at ang dalawa ay napilitang tumakbo mula doon. Nang pareho silang ma-corner ng mga Bonnies, biglang dumating si M at inatake ang mga masasamang zombie. Dumating si M para iligtas sila dahil alam niyang may gusto si R sa babaeng yun. Pagkatapos ay pumunta sila sa lugar kung saan madalas na nagtitipon si R at ang kanyang mga kaibigang zombie. Pagdating nila doon, ipinakita ni R sa kanyang mga kaibigan na totoong in love siya kay Julie. Natunaw ang puso ng ibang mga zombie at bilang resulta, hinayaan na nila sila. Hindi lang yun, tila na antig din ang mga puso ng mga zombie na ito sa relasyon ni R at Julie, dahilan upang muling tumibok ang kanilang mga patay na puso. Hindi nagtagal, isang grupo ng mga Bonnies ang lumapit sa kanila. Alam ng mga Bonnies na nagtulungan sina M at iba pang mga zombie para iligtas sina R at Julie. Naging sanhi ito para magalit ang mga Bonnies, kaya plano nilang salakayin ang lugar ng mga tao. Kasabay nito, sina Julie at R na nakaalis na sa airport ay huminto sa isang bakanteng bahay. Sa loob ng bahay, nakita nila ang isang Polaroid camera at kinuhanan ng litrato ang isa't isa. Nang matutulog na si Julie, pinakiusapan niya si R na samahan siyang matulog. Nag-aalala si Julie na baka makapasok ang ibang mga zombie at atakihin nila sila. Hindi nagtagal, sinubukan ni R na sabihin kay Julie ang totoo at sinabing siya ang pumatay sa kanyang kasintahan. Labis itong ikinalungkot at ikinadismaya ni Julie dahil lumalabas na ang pumatay sa kanyang nobyo ay ang parehong zombie na nagligtas sa kanya. Sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, naranasan ni R kung ano ang pakiramdam ng makatulog at managinip muli. Sa kanyang panaginip, umaasa si R na makasama muli si Julie. Ngunit sumagot si Perry na hindi siya nararapat kay Julie dahil kinain niya ang kanyang nobyo. Kinaumagahan, narealize ni R na iniwan na siya ni Julie. Labis itong ikinalungkot ni R at nakonsensya siya sa kanyang ginawa noon. Maaaring ito na ang huling pagkakataong makakaramdam siya at ma-enjoy kung gaano kaganda ang mabuhay bilang isang normal na tao. Nagpa siya silang dalawa na kalimutan na ang lahat ng nangyari sa pagitan nila noon. Kalaunan, nakauwi na si Julie sa border wall kung saan sinalubong siya ng kanyang nag-aalalang ama. Samantala, sa wakas ay makakasama na muli ni R ang kanyang matalik na kaibigan na si M at pati na rin ang kanyang mga kaibigang zombie.
Sinabi ni RKM na mas masaya si Julie na kasama ang kanyang pamilya at iba pang mga normal na tao. Sinabi ni MKR na nanaginip muli sila kagabi sa unang pagkakataon. Tila may isang malaking problema na dapat malaman ni R, at ito ay ang katotohanan na ang mga bonies ay nagpaplanong atakihin ang lugar ng mga tao. Bilang resulta, plano ni R na pumuslit sa lugar ng mga tao sa tulong ni M at ng iba pang mga kaibigan niyang zombie, upang sabihin kay Julie ang mga plano ng masasamang zombie. Pagkatapos ay tinipon nila ang lahat ng mabubuting zombie upang tulungan ang mga tao sa kanilang laban sa mga bonies. Nang malapit na silang makarating sa border wall, sinabihan ni R ang kanyang mga kaibigan na maghintay sa stadium. Kasunod nito, mag-isang pumunta si R sa lungsod. Armado ng mga alaala mula sa utak ni Perry, sinimulan niyang tuklasin ang lihim na lagusan na dinaanan noon ni na Julie at Perry. Samantala, ikinwento ni Julie kay Nora ang nangyari sa kanya at sinabing namimiss niya ang zombie na nagligtas sa kanyang buhay. Nang marinig ni Nora ang kakaibang bagay na ito, hindi niya mapigilang pagtawanan siya. Nang gabing yun, si Julie na hindi makatulog, ay lumabas para makalanghap ng sariwang hangin sa balcony ng kanyang bahay. Ngunit nagulat siya nang makita ang presensya ni R na nagpakita sa harap ng kanyang bahay. Agad namang pumunta sa ibaba si Julie at niyakap siya. Dagdag pa rito, nang niyakap siya ni Julie, naramdaman niya ang init ng katawan ni R. Dinala siya ni Julie sa loob ng bahay para walang makakita sa kanya at hindi makapaniwala si Nora nang makita si R sa unang pagkakataon. Ayon kay Nora, ang mga zombie ay naglalabas ng hindi kaaya-ayang amoy, ngunit si R ay mukhang naiiba sa ibang mga zombie. Pagkatapos ay sinabi ni R ang layunin ng kanyang pagpunta at sinabi na ang mga masasamang zombie ay nagpaplanong atakihin ang lungsod. Nang marinig ito, plano ni Julie na dalhin si R sa kanyang ama kahit na mukhang hindi ito madali. Dahil mukhang zombie pa rin ang itsura ni R, nagpa siya sina Julie at Nora na baguhin ang kanyang itsura para mas magmukha siyang normal na tao. Sa mga sandaling yun, isang malaking bilang ng mga bony ang tumatakbo patungo sa border town para simulan ang kanilang pag-atake. Sa panahong ito, pumunta silang tatlo kay Colonel Franco, ang ama ni Julie. Ang kanyang ama at ang hukbo ay mukhang naghahanda ng makipaglaban dahil alam na nila ang pagdating ng mga bonies. Sinubukan ni Julie na ipaliwanag sa kanyang ama na may mga zombie na may pag-asa pang gumaling, ngunit hindi naniniwala ang kanyang ama sa katangahang ito. Dahil dito, nagpa siya si R na ibunyag ang katotohanan tungkol sa kanyang sarili. Nang malaman ni Franco na si R ay isang zombie, agad siyang tinutukan ng baril ng Colonel. Sa kabilang banda, tinutukan ng baril ni Nora si Colonel Franco at inutusan sila nitong umalis na doon. Dahil nabigo ang kanilang plano, nagpa siya sina Julie at R na bigyan ng babala ang iba pang mga kaibigang zombie. Pagkarating sa stadium, nagulat sila nang makita ang malaking bilang ng mga zombie na natipon ni M. Sinabi ni M kina Julie at R na ang mga kaibigang zombie ay handang tumulong sa mga tao sa kanilang pakikipaglaban sa bonies. Hindi nagtagal, nang dumating na ang mga bonies, inutusan ni M si R na samahan at protektahan si Julie at isakripisyo ang kanyang sarili para mabuhay lang siya. Sa huli, si M at iba pang mga zombie ay nagawang pigilan ang mga bonies, ngunit sa kasamaang palad, nagawang makatakas ng ilan sa mga bonies at agad na sinimulan ang paghabol sa kanilang dalawa. Sinubukan ni R ang lahat ng kanyang makakaya para protektahan si Julie mula sa mga bonies gamit ang lahat ng kanyang natitirang lakas. Nang dumating ang army ni Colonel Franco sa stadium, nagulat sila nang makitang nakikipaglaban ang mga zombie sa iba pang mga zombie. Sa huli, na-realize nilang si M at ang iba pa ay maaaring makatulong sa kanila sa pagtalo sa masasamang hukbo ng bonies. Kasabay nito, nagpatuloy na si Colonel Franco para hanapin si Julie. We're seeing corpses by the dozen, sir. Samantala, sina Julie at R ay na-corner at naubusan na ng mga choices sa pagtakas. Dahil nangako si RKM na poprotektahan niya si Julie, wala siyang naging ibang choice kundi yakapin si Julie at umalon sa swimming pool na nasa ibaba nila. Si Julie, na nagawang makaligtas, ay naisip na nalunod na si R. Pagkatapos ay hinila niya si R, at sa kabutihang palad, nagawang makasurvive ni R. Naghalikan silang dalawa sa may pool, at kasabay nito, muling bumalik sa pagiging normal ang mga pupil ni R. Gayunpaman, bigla siyang binaril sa dibdib, at ginawa ito ng ama ni Julie. Sa puntong ito, napapaligiran na silang dalawa ng mga sundalo. Mula sa tama ng bala, dumugo si R sa kanyang katawan na nagpapatunay na si R ay hindi na zombie na immune sa bala. Sa huli, naniniwala na si Colonel Franco na ang mga zombie ay may pagkakataon pang maging normal muli.
Sa makatuwid, si Colonel Franco, na hindi inaasahan ng insidente, ay agad na binago ang battle strategy. Mula sa bagong strategy, makikita natin na ang mabubuting zombie at ang puwersa ng hukbo ay nagtutulungan laban sa mga bonies, at sa wakas ay natalo na ang masasamang zombie. Sa huli, nagsimula na ngayong mabuhay ang sangkatauhan kasama ang mabubuting zombie, at naniniwala sila na balang araw ay gagaling din ang ibang mga zombie. Bukod dito, si Marcus, aka M, ay meron na ding espesyal na babae sa kanyang buhay. Sa paglipas ng panahon, ang iba pang mga zombie ay ganap nang nag-transform sa tao. Dagdag pa dito, si R, na ngayon ay isa ng normal na tao, ay nagsimula ng isang relasyon kay Julie. Sa huli, makikitang dinamolish na ang separation wall at dito na nagtatapos ang pelikula. Pakipindot naman ang like button kung nagustuhan mo ang pelikula at kung hindi naman, pindutin mo ng dalawang beses ang dislike button para lang makasiguro.